Magandang araw! Welcome back to my YouTube channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pangalawang pinakamahalagang kompetensi sa asignaturang Pilipino para sa ikalawang baitang. Handa ka na ba? Kunin mo na ang iyong lapis at papel para may magamit ka mamaya. Sa araling ito, malalaman at mapag-aaralan mo ang paggamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagbati, paghingi ng pahintulot, pagtatanong ng lokasyon at ng lugar, pakikipag-usap sa matatanda, pagtanggap ng paumanhin, pagtanggap ng tawag sa telepono, at pagbibigay ng reaksyon o komento. Tingnan mo ang larawan. Ginagawa mo rin ba ang ginagawa ng bata? Bakit? Ngayon, sumulat ng mga pagkakataon kung kailan mo ginagawa ang ipinapakita sa larawan. Gawin mo ito sa iyong sagotang papel. Ngayon naman, sumulat ka ng bilang 1 hanggang 5 sa iyong papel. At lagyan ng check ang larawan na nagpapakita ng paggalang at X ang hindi. Bago ka magpatuloy sa araling ito, sagutin mo muna ang sumusunod na gawain upang malaman mo ang iyong kaalaman sa mga sitwasyong nagpapakita ng paggalang. Isulat ang T sa patlang kung tama ang ipinapakita ng pahayag o sitwasyon at M kung mali. Unang bilang, binati ni Alex ang janitor sa paaralan nila kahit hindi niya pa ito kilala. Pangalawang bilang, ginitian ni Lina ang kanyang kaklase nang magkita sila sa koridor. Pangatlong bilang, iniwasan ni Gary ang kanyang guro nang makasalubong niya ito. Pang-apat na bilang, tahimik na nakikinig si Norman habang nagsasalita ang guro. At ang panlima, inayawan ni Joseph ang kanyang katabi dahil hindi ito nakikinig sa guro. Para sa 4 na gawain, basahin mo ang usapan sa telepono na pinamagatang, ang paanyaya, at pagkatapos, sagutin mo ang mga kasunod na tanong. Tapos mo na bang basahin ang usapan? Ngayon naman, sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang tumawag sa telepono? Pangalawa, ano ang mahalagang mensahe niya para kay Nora? Pangatlo, paano ipinakita ni Nora ang pagiging magiliw niya sa pakikipag-usap sa telepono? Pang-apat, kung ikaw si Lani, iimbitahan mo rin ba ang iyong kaibigan sa iyong kaarawan? Bakit? Bakit hindi? At panlima, anong magagalang na pananalita ang ginagamit natin sa pakikipag-usap sa telepono? Sinasabing ang paggalang ay para sa lahat, bata man o matanda. Sa paaralan, hindi lamang nakatatanda sa iyo ang igagalang mo. Kinakailangan ding igalang ang lahat ng batang katulad mo na nag-aaral sa paaralan.
Hindi lamang ang mga nakakasalamuhan natin ang dapat nating igalang. Kinakailangan ding igalang maging ang mga nakakausap natin sa telepono. Kung may paggalang sa isa't isa, pagmamahalan, pagkakaisa at pagkakaunawaan ang iiral tungo sa kapayapaan. Ngayon, para sa ikalimang gawain, lagyan ng check ang patlang na nagsasabi ng magagalang na pananalita at X kung hindi. Unang bilang. Magandang umaga po, Mang Alex. Pangalawa. Binibining Perez, maaari po ba akong pumunta sa banyo? Pangatlo. Salamat po sa inyo, Ginang Santos. Pang-apat, di ko sinasadya, Mila, pasensya ka na. At panlima, paraan nga, nakaharang kayo. Magalang ka ba sa kapwa mo mag-aaral? Paano mo ito mapatutunayan? Ngayon, basahin ang usapan sa larawan. Alamin kung paano ipinakita ng mga bata ang paggalang sa kanilang kamag-aral at sagutin ang katanungan pagkatapos. Ito ay para sa iyong pang-anim na gawain. Tapos mo na bang basahin ang usapan? Ngayon, ito ang mga tanong. Paano nang hiram ng lapis ang bata kay Rose? Ano ang sinabi niya? Ano ang masasabi mo sa paraan ng panghihiram ng bata kay Rose? Isulat mo ang iyong mga sagot sa iyong sagutang papel. Ngayon, para sa ikapitong gawain, lagyan ng masayang mukha kung sang-ayon ka sa mga sitwasyon at malungkot na mukha naman kung hindi ka sang-ayon. Isulat mo rin ang iyong dahilan kung bakit malungkot na mukha ang iyong sagot. Unang bilang, nagkasundo rin ang magkaklaseng sina Alex at Ray pagkatapos nilang magtalo tungkol sa sagot nila sa tanong ng guro. Pangalawang bilang, nag-uusap ang magkatabing sina Joseph at Paulo habang sinasagot ng kaklase nila ang tanong ng guro. Pangatlong bilang, nagtawanan ang buong klase nang nagkamali sa pagsagot ang isa sa kanilang kaklase. Pang-apat na bilang, kinamayan ni Lino ang kaklase na tumalo sa kanya sa paligsahan sa pag-awit. At ang panlima, tinulungang tumayo ni Linda ang kamag-aral na nabangga niya at nadapa dahil sa pagmamadali. Para sa pangalawang bahagi ng gawain 7, paano mo maipakikita ang paggalang sa opinyon ng iba? Isulat ang T kung tama at M kung mali. Unang bilang, nakikinig muna bago magbigay ng sariling opinyon. Pangalawa, hindi nakikinig kapag hindi sang-ayon sa sinasabi ng kaklase. Pangatlong bilang, ipinagpipilitan ang sariling opinyon kahit mali o hindi sigurado. Pang-apat na bilang, hinahayaang ipaliwanag ng kamag-aral ang sariling opinyon. At ang panlima, hindi binabati ang kamag-aral na iba ang opinyon. At para sa ikawalong gawain, ano ang gagawin o sasabihin mo sa sumusunod na mga sitwasyon?
Piliin ang letra ng iyong sagot. Isulat ito sa iyong sagotang papel. Unang bilang. Nag-uusap kayo ng kaklase mo sa playground. Napansin mong daraan sa tabi ninyo ang inyong punong guro. A. Ipagpapatuloy ko ang pakikipag-usap. B. Hihinto ako sa pakikipag-usap at babatiin siya. At C. Hindi ko siya papansinin. Pangalawang bilang. Ibig mong magpaalam sa iyong guro para pumunta sa CR. Ano ang sasabihin mo? A. Lalabas lang ako. B. Maaari bang lumabas? C. Maaari po ba akong lumabas? Pangatlong bilang. Nag-uusap ang dalawa mong kaklase sa may pinto. Ibig mong lumabas ng silid-aralan. A. Bakit naman dyan pa kayo nag-uusap? B. Alis kayo riyan, daraan ako. C. Makikiraan nga. Pang-apat na bilang. Pupunta ka sa inyong silid-aralan nang maraanan mo si Mang Mario na nagwawalis sa covered court. A. Hoy Mang Mario, kumusta ka? B. Ang sipag mo naman, Mang Mario. C. Magandang umaga po, Mang Mario. At ang panlima, nag-uusap kayo ng iyong kamag-aral sa loob ng silid-aklatan. Lumapit sa inyo ang librarian at kayo'y sinaway. A. Sorry po, hindi na namin uulitin. B. Hindi naman kami maingay. At C. Hindi na namin uulitin. At para sa gawain 9 ng paglalapat, lagyan ng check ang mga angkop na salita o gawain para sa bawat bilang. May mga magagalang na pananalita at angkop na gawain sa bawat sitwasyon. Tulad ng mga sumusunod, lagyan mo ng check ang iyong mga sagot. Basahin mo ang mga ito ng mabuti. Para sa 10 gawain, ano ang maipapayo mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Una, uhaw na si Nelson, ngunit naubos na niya ang kanyang baong tubig. May 1 galon ng mineral water ang kanilang guro sa loob ng silid-aralan. Ano ang dapat niyang gawin? Pangalawa, nahuli si Ana sa klase. Nagtuturo na ang kaniyang guro nang dumating siya sa kanilang silid-aralan. Ano ang dapat niyang gawin? Pangatlo, tumawag sa telepono ang kapitan ng barangay ni Nestor. Nagkataong siya ang nakasagot sa telepono. Paano niya ito kakausapin? Pang-apat, nagpapaliwanag ng sagot ang iyong kaklase.
sa palagay mo ay hindi tama ang kanyang sinasabi. Ano ang gagawin mo? At panlima, may aling nagtanong kung saan ang sakayan papunta sa palengke. Bagong lipat lamang sila sa inyong lugar. Ano ang gagawin mo? At para sa bahaging pagninilay, sumulat sa iyong kwaderno, journal o portfolio ng iyong naramdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Congratulations! Tapos mo nang pag-aralan ang para sa aralin ngayon. Kung may hindi ka pa naintindihan, maaari mo uling ulitin ang panonood sa videong ito. At ipunin mo na ang lahat ng iyong mga sagot at iwasto mo ito gamit ang mga sumusunod na susi sa pagwawasto. Hanggang sa muli nating aralin. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito para mapag-aralan din ng iba. Ito si Teacher Rayma at nagsasabing, kita tayo sa next lesson. Paalam!